Tandaan po natin, no? Kung tayo ay makaranas nitong pagkalunod, ang unang-unang isipin natin ay kumalma tayo at humingi tayo ng saklolo. Hanggat maaari, maging visible tayo sa mga tao sa paligid natin. Ano pwede natin gawin? Pwede tayong kumaway, sumigaw, upang makakuha tayo ng atensyon. Meron tayong iba-ibang klaseng pamamaraan upang matulungan natin ang isang taong na lulunod. Isa dito ay yung tinatawag nating reach, no? Ang reach ay simpleng pag-aabot ng isang bagay o stick na makikita nyo upang maabot ng isang taong nalulunod para mahila nyo sa isang tabi at matulungan. Ang pangalawang pamamaraan na pwede nating gamitin sa pagtulong sa isang nalulunod ay yung tinatawag nating throw. Ito yung paghahagis ng isang bagay na lumulutang o yung tinatawag naming flotation device. Pwedeng rescue can o ring buoy, pero kung wala talaga at mga bystander lang ang nakakita, pwede silang gumamit ng container o galon na pwede nilang ihagis doon sa taong nalulunod upang makapitan niya at siya'y matulungan lumutang. Ang pangatlong pamamaraan ay yung tinatawag nating go. Ito ay napaka-delikado at sinasuggest namin na dapat trained ang gagawa nito kasi once na magkamali ka ng approach sa isang biktima ng pagkalunod, pwedeng ikaw ay ma-overpower niya, no? Ikaw yung maging biktima pa rin. So meron tayong tamang approach dito na ginagamit. Hanggat maaari, hindi natin siya pwedeng lapitan. Pwede tayong mag-abot ng isang bagay, tuwalya, na pwede niyang kapitan upang hilahin natin siya sa tabi. Kung hindi naman, pwede tayong mag-approach sa bandang likuran nitong tao na to para doon natin siya kuhanin at hindi niya tayo mahawakan. Kung sakasakali naman, tandaan natin, hawakan tayo ng isang taong nalulunod, tandaan natin, napakalakas niyan. Pwede natin siyang sipain o bigyan ng isang masakit na pamamaraan upang tayo'y kanyang mabitawan at tsaka niyo ulit gawin yung approach nyo sa pagsagip sa kanya. Kapag naiahon na ang biktima mula sa tubig, kailangang dalhin siya sa mas ligtas na lugar, preferably yung flat surface. Tapos paigayin ang biktima at dahan-dahan tapikin sa balikat upang malaman kung meron siyang malay. Tumawag ka ba ng ambulance? Kapag wala siyang malay, i-assess natin ang victim gamit ang ABC or ang airway breathing at circulation. Dahan-dahang buksan ang daan ng hangin gamit ang head tilt chin lift maneuver. Ilapit ang tenga sa ilong at bibig ng pasyente upang matignan, mapakinggan at mapakiramdaman kung humihinga ang biktima. Kapag absent ang respiration niya, humingi na agad ng tulong. Magbigay ng dalawang rescue, initial rescue breath or dalawang buga. At saka natin titignan yung pulso ng pasyente. Kapag negative yung pulse, bibigay tayo ng 30 compressions at a rate of 100 per minute. So, continuous lang po yung magbibigay ng CPR hanggang sa dumating na yung tulong or kapag bumalik na yung malay ng pasyente. Sa mga bystander naman na makakita ng taong nalulunod, unang-una po nating gawin, kung wala po tayong maibigay sa kanyang bagay, tumawag agad po tayo ng rescue upang agad-agad ay mapuntahan ito ng rescue at matulungan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Glavio dito sa Rescue. Naniniwala kami, kahit sino pwedeng tumulong.